Hello mga boss, kumusta kayo lahat dyan? Once again, this is Kyle and welcome to my channel, Kyle's Review Sports Highlights. And for today's video mga boss, yung okay, pag-usapan natin itong si Kai Soto at itong si McCormaker ng Australia, okay? Sa video ngayon mga boss, sinabi kong Kai Soto, no match nga ba kay McCormaker, okay? Okay, pag-usapan natin yung mga boss, okay? But bagong lahat mga boss, okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe natin sa channel para updated ka sa mga basketball happenings, okay? Maybe man yan ng NBA, alright? Nagkaharap na nga mga boss, yung itong si McCormaker at saka itong si Kai Soto mga boss, yung Filipino pride natin, okay? So that game mga boss was very important for these two players. Bakit? Kasi marami mga NBA stars ang ano mga boss ang nanood, okay, pag in preparation for the 2019-2020 NBA draft. Ito ang si McCormaker mga boss, isang Australian, okay, 20 years old din, okay, kay edad ni Kai Soto. I think 2 years older ito kay Kai, I think mga 21 na ito. Alright, isa din itong 7-footer. Okay, so ito nga, may na-match out sila ni Kai Soto mga boss. Dahil nga magkasing tangkat ito at magkasing edad somehow, okay. He is from Australian, okay. If you are wondering mga boss, itong si McCormaker ay ka-apelido ni Thormaker, yung nasa NBA na ngayon. Alright, based on my research mga boss, okay, magpinsan sila ni Thormaker mga boss. Alright, pareho rin mga matatangkad. Okay, bakit sabi kong mas lamang itong si McCormaker kay Soto mga boss? Alright. Kung nakita niyo ito sa highlights ng mga game nila mga boss, yun, okay, mapapansin niyo itong si McCormaker ay, well, mas athletic mga boss, okay, mas shooter at mas mabilis. Alright, kung makita niyo, okay, may mga dribbles na pang point guard. So, I would say na doon na sa aspect na yun, mas lamang si McCormaker mga boss. Yun. At ito namang si Kai Soto, yung advantage nito kay McCormaker is itong si Kai is younger than McCormaker. He's 2 years younger than McCormaker. Doon nga sa laban nila mga boss ay nagtala ng 11 points si Kai Soto, 6 rebounds, 4 blocks and 1 steal. Although yung average ni Kai Soto per game is nasa around 10 rebounds, but not bad kasi yun nga, meron nga siyang kalaban na si McCormaker na isang 7-footer din. Okay, at the good thing mga boss ay sinabayan niya itong si McCormaker. Okay, alam niyo naman natin mga boss, itong si McCormaker ay nasa top 10 sa ESPN in prospect list, okay? Nasa top 10 itong si McCormaker. So, based on ranking, mas mataas talaga. Mas better talaga itong si McCormaker kumpara kay Kai. Itong si Kai nga mga boss sa ESPN ay nasa 75 lang. So, dyan pa lang mga boss, is masabi natin mas lamang si McCormaker for now. Okay, pero alam naman natin mga boss, itong si Kai Soto ang ating pride dito sa Pilipinas ay hindi naman sumusuko yan. Okay, nakita naman natin ang kanyang napakalaki improvement. Okay, kung napansin nyo si Kai Soto for the past years mga boss, okay, compared this year, grabe, ang laki na ng improvement ni Kai Soto. Okay, pag ball handling, shooting, okay, yung footwork ni Kai Soto, makita nyo naman mga boss, mataas ng talon ni Kai Soto mga bossing, at saka nagigain na rin siya ng weight, okay, medyo lumaki na rin ang kanyang katawan. So for now mga bossing, okay, itong si Kai Soto ay medyo okay, hindi pa siya compared to McCormaker, mas lamang si McCormaker for now, pero hindi natin alam next year or for the next 2 years, okay, hindi natin alam, but kasi si Kai Soto ay she is continuing improvement mga boss. Okay, very hard work ng si Kai Soto. Malamang sa malamang mga boss, malalampasan din niya si McCormaker. So once again mga boss, itong si Kai Soto ay very promising, okay, at meron siyang high percentage na makapasok sa NBA, okay. So based na ito sa kanyang position na center, okay. Ang question nga ngayon mga boss is kailan, okay, next year ba, 2020 or 2021? Alright, so we're hoping for the best for Kai Soto mga bossing, okay? I will end this video na Kai Soto, good luck and do your best mga Kai, and patuloy mo lang ginagawa mong pag-insayo dyan. Okay, ang mga Pinoy fans ay nandito lang, okay, sumusuporta sa iyo. So for this video, masabi natin na itong si McCormaker ay mas lamang pa kay Kai, pero we're hoping na malampasan si McCormaker by the next year or 2 years. Okay, so ano mga boss, agree pa kayo sa personal opinion natin na mas tamang si McCormaker for this year at about kay Soto? Okay, please comment down below, and mga boss, supportahan nyo naman ang channel ko, please like, comment, and subscribe. So once again, this is Kyle, God bless everyone, goodbye. MGJ.